Welcome to Donmar TV News Channel. Mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Yung propaganda, ang mahihirap ang ating prioridad. Ang mahihirap ang kailangan tulungan. Ang mga proyekto dapat ibigay sa mahihirap. Ayan. E may nalo ako tuloy silang gullible. Ito, si Beauty Queen. O, diba? Ay, gusto ko mag-join sa Banateros but I want to make it clear if one-time payment lang po ba ang membership po every month. Every month po yan. So wala akong po na nagpipilit po sa inyo. Yan o, I pledge po yan every month. Ibig sabihin ng pledge kasi naniniwala ka sa pinaglalaban natin, naniniwala ka sa channel na ito na tumutulong sa taong bayan. Wala akong nagpepuwersa sa inyo mag-membership, wala akong nagtutulak sa inyo. Kung gusto nyo magpa-member, yan po ay monthly. Kung ayaw nyo po, okay lang din po. Mahal ko pa rin po kayo. Kaya tuloy, itong mga... Siyempre, itong mga media, yung mga politiko, dapat binigay na lang sa mahihirap, mahihirap, mahihirap po. Kaya tuloy itong si Catriona Gray, napadala naman siya. Anong sabi niya? I saw kids playing with trash and making toys out of it and it was so mainit. Yung araw, it was humid. And then, I started thinking, what about kung typhoon season, ha? Season na. Paano na yung families? Like, how do they stay safe? It just rocked me to my core. I was never the same again. There's such an extreme level of poverty there. I just couldn't understand how people didn't know about this. I don't think... A lot of them realize the situation is still there until today. Anak ka ng Catriona Gray, ikaw lang ang hindi nakakaalam niyan. Pwede ko bang sabihin na boba siya? Pwede ba? Tanong ko lang sa inyo. Masyado ito, hindi ito gum... Ayoko sabihin na boba siya, pero... Hindi niya alam... Hindi niya alam na maraming mahihirap sa Pilipinas panahon pa lang noon. Panahon pa lang ni Cory Aquino, dumami na ang mahihirap. Bakit? Ayaw pag-aralin ng mga politiko para madali nilang diktahan at bigyan ng 500 pag sila kakandidato. Matagal nang ganyan ang bayan natin. Ang problema sa'yo... Kumandidato ka lang representing the Philippines. Akala mo Pilipinang Pilipina ka by heart. Eh, wala kang alam sa Pilipinas. Yun lang masasabi ko sa'yo, wala kang alam. Ngayon mo lang nalaman yan. Anak ka naman ng tutsang kalabaw. Oh. Eh, pati nga yung ano eh. Ano to? And it was so mainit yung araw. It was humid. Eh, mula nung sinilang ang Pilipinas, mainit na talaga dito. Ano ka ba? Ngayon mo lang alam na mainit at humid sa Pilipinas. Kahit jumujulan, kahit December, mahumid pa din. Nobel Tulyao, salamat sa $5. Sa Lobano Bay, salamat sa lahat ng good information about the Philippines. Most especially our beloved president. I watch you every day since day one. Salamat. Thank you very much. Hindi, alam mo ito ah. Hindi naman sa nilalait kita, Catriona Gray. Ha? Pero let me talk to you frankly. You listen very well. Open your ears wide. Ha? Huh? The Philippines has been hot and very humid ever since in the world began. Ha? Huh? Secondly, ha? Huh? There are a lot of poor people in the Philippines ever since Cory's become the president of this nation. When Marcos was the president, they're less poor. Why? As a matter of fact, $1 is equivalent to 1 peso. But when Cory started to become the president, even the galunggong, you research, I don't know the English of galunggong, the galunggong fish supposedly is for the poor, and yet, it became so expensive at that time. Until now. But before the lockdown, we're getting better and better. As a matter of fact,
Our GDP is getting better and better. Okay, our economy is getting better and better. As a matter of fact, all around the world is admiring our government and the president. Huh? Of course, there's an exemption to every rule, which is the lockdown. The lockdown definitely incapacitated us. Ano ba yun? The lockdown made us, of course, very hard to live in. So, that's the reason. Even other countries has been dealing with this lockdown problem. So, there are a lot of poor because there are a lot of loss of jobs. Huh? Because of the lockdown. It's not the fault of the president. Now, you're telling us, I don't think a lot of them realize that the situation is still there until today. No, my dear. My dear lady. Huh? Everyone knows about it, only you, not. You even asked the viewers today. They know it. Let me ask you, viewers. Do you know that we are a poor country? Do you know that we are a third world country? Do you know there are a lot of poorness in the streets? If you know, say yeah! Yeah! Say yeah! Yeah! Sorry. I thought I was in the concert, the Mocha Girls. Diba? Ano ba yung diba? Right? Yo. Right? Oh. Every viewers of mine knows about it. Except you. How come? Are you plain stupid or just ignorant? Please answer the question, Miss Catriona Gray. Are you plain stupid or you're just ignoramus? The English of Galunggong is mackerel. Talaga? Hindi ko alam yun, ha? Salamat sa'yo, geek. Yeah! Yeah, sila nang yeah, oh. Yan ang gusto ko sa inyo, eh. Dapat laging tayo may audience participation, ha? Participation? Participation! So, I would know if you're still sleeping or not, or if you're still listening or not, ha? Yan ang problema ko dito sa mga ito, eh. Alam mo, sa totoo lang, naiintindihan ko siya. Bakit? Hindi naman talaga siya tubong Pilipinas. Alam mo naman sa beauty queen na yan. Kunwari lang, Pilipina. Pero nakatira naman sa ibang bansa, lumaki sa ibang bansa, nagkataon lang yung nanay niya, nakaluwag-luwag, nakaakit ng ibang lahi, ganun. Siyempre, ganun-ganun lang. Ayaan nyo na. Okay? Pero ang nakakainis kasi dito, this is the propaganda that Catriona Gray is not understanding. The propaganda of politicians and mainstream media using the poor against our president and government. Ha? Catriona Gray, listen to me once again. Ha? Once more, you listen to me. This mainstream media and these politicians, especially the opposition, they're using the poor against our president. Uy, Rob G! Salamat, Banay Bay, sa pagbanat niya kay Catriona Gray, Pia at iba pang mga beauty, no brain. Unfollow na namin yan sa mga nega. Anyway, stay safe, Banay Bay, from Windy City. Like what I've said yesterday, if you didn't view me, you watch me, yesterday. I said, the reason why you have that kind of belief, because you only follow your kind of people. You follow your friendship, who is so bitter on the president because the ABS-CBN was closed down. Huh? Because of that, you think the president is so bad that there's a lot of poor people in the house, poor people in the street. That poor people in the street, ever since they're there. As a matter of fact, this time, they're not there anymore because, like Mayor Isko, they're bringing it to the, to the gym. Mm. Tama na English. Bakit ba? Nag-enjoy ako, eh. Ha? English mode ako, eh.
Okay, Miss Catriona Gray? Alam mo, sa totoo lang, ha? Sa totoo lang, ha? Mas matalino talaga si Sasha Gray dito, eh. Kanina nga, namali ko spelling nitong Catriona Gray. G-R-E-Y, eh. Kasi masanay ako i-research si Sasha Gray. Kasi gali... Kayo, ha? Hindi porket, ano, hindi porket porn star yung si Sasha Gray, ha? Kasi si Sasha Gray ngayon, nag-ano na siya, from the simula ang porn star siya, nag-ano na siya, nagbago na siya ng kanyang linya ng entertainment. So magandang pag-ano yun. Yun yung paghanga ko, hindi yung dahil sa porn star siya, kayo talaga. Huwag kayong ganyan. Ang sinasabi ko lang kasi, katulad ni Maria Osawa, tumigil na siya, na nagsawa na siya, di ba? Sabi ni Maria Osawa, Maria Osawa, since my name is Maria Osawa, I'm sawa na, ganun. Sawa na of many movies. So, sawa na daw siya. So, iba na ngayon. Alam niyo ba may negosyo yan si Maria Osawa sa Pilipinas? Meron ng negosyo yan. Meron ng... Kaya maganda yan. At least hindi na sila nagpo-porn, di ba? That's nice. My nose is bleeding. How come? Since when? Sino po si Sasha Gray? Basta maano siya, entrepreneur. May mga ganyan-ganyan. Okay?